Balas! Okay. Yung lahat po ng mag-a-avail ng ating second, get second opinion sa taxation, makaka-receive po ng librong ito. Padadala ko sa inyo through Grab or LBC. Okay. Sir, ano ho yung second opinion? Yan. Ano ho yung second opinion? Bago ho yan. It's a new form of relationship between you, mga taxpayer na nakikinig at nanonood sa akin. Oo, ikaw. At yung mga ako. Yung mga ako. Ibig sabihin, kasama yung aking mga tax specialista. Get second opinion. Gaano ka-importante ang second opinion? Diba? Pag sinabi ng doktor, mayroong kang cancer, will you take it on its face value? Siyempre, hindi. Sasabihin mo sa doktor, walang iya ka. Ha? Hindi totoo yan. Ayun. Pag nagsalita ka na ng ganun, kailangan pumunta ka sa susunod ng doktor at ipa-confirm mo. Baka yung ginamit na makina sa'yo masyadong luma, eh yung gagamiting makina dito sa kabilang ospital ay maganda. So, pag ginamit mo yung magandang makina, sasabihin, wala kang cancer. Okay? Yun ang second opinion. Ang second opinion pagdating sa taxation, eh hinahanap natin yung tamang solusyon sa problema mo. Bigyan kita ng example, ha? Tungkol ito sa dalawang lessors. Okay? Tingnan mo ito. Yung lessor, eh, nagmamatalino, kinuha niya yung kanyang, ito yung first lessor, kinuha niya yung kanyang real property consultant. Eh kasi yung real property consultant niya, naibenta yung lupa niya sa 14.5 million. Okay, million. Ayan. Ano ba itong sulat ko? Million lang, hindi ko pa maisulat. Million. Ayan. So, agad-agad. Sir, kumita tayo 14. Okay, bayaran natin, sir. Capital gains tax. DST, sir. Bayaran din natin yung transfer tax at saka bayaran din natin, sir, yung registry of deeds. Ayan. Ayan. Dami. Okay na, sir. Binayaran ito, binayaran yon. Siyempre, pag nagbayad ka, eh, okay, nahulog yung chok natin. Kukuha tayo ng bagong chok. Magbayad ka, o, di magre-remit ka sa BIR. Nasa BIR na ngayon, yung ito, capital gains tax mo tsaka DST. Sabi ng BIR, uy, ang ganda ng benta mo ah. Okay, since nagbenta ka, alam ng BIR, lessor ka eh. Bakit? Meron kang 2303 o yung tinatawag na COR. Nakasulat, lessor ka. Oo, nabenta natin yung condo natin sa BGC. Sabi ng BIR, uy, nakabenta ka ng condo. Very good, congratulations. Sabi ng ano, o ngayon, ang gagawin mo, isuhan mo yung buyer, sabi ng BIR. Isuhan mo yung buyer ng OR. Nagtaka ngayon yung lessor. Bakit ko isuhan ng OR? Eh, wala na akong property. Yun lang eh, yung nililis, yung pinalilis kong property. Yan na ibenta ko na eh. So, wala na akong OR na issue. Ayun. Doon nagtatalo. Lumapit sa akin yung accountant, sabi sa akin, sir, nagbayad ng capital gains tax. Di ba tapos na yon? Tanong ko sa kanya, saan ba ginagamit yung property na binenta? Pambahay ba? Pang opisina? O pinare-rent? Ah, pinare-rent. Okay. Eh bakit humihingi ang BIR ng OR? Eh siyempre, nasa negosyo ka eh. Di ba? Pag nasa negosyo ka, failure to issue OR, 500,000 ang ano niyan. Ang penalty, 500,000, non-issuance, refusal to issue, failure to issue, official receipt. So, tinetest ka ng BIR,
na ayaw mo talagang mag-issue ng resibo, number one. Ngayon, pag nag-issue ka ng resibo, malalaman ng BIR na lessor ka. Kasuhan ka ngayon ng tax evasion. Bakit? Ang binayaran mo capital gains tax. Eh, since lessor ka, hindi ka subject sa capital gains tax. Subject ka sa value-added tax na 12%. Wow! Eh, ang capital gains tax, 6. Ang binayaran mo, 6, ay ang requirement ng batas, 12. That is 50%. Underpayment. Na? Underpayment ka ng taxes. So, tax evasion ka. So, kailangan ng BIR ng OR para i-confirm na tax evader ka, bossing. Ha? Matagal ko na itong libro eh. Run tax evader. Pabalik na. So, yun. Kaya kailangan ng second opinion. Bago ka magbenta ng property, o ano man ang gagawin mo sa business, bago mo isubmit yung financial statement mo, magpa-second opinion ka na. Hindi naman masama eh. Ang initial ko sa second opinion, para sa dun sa 50 packs. Email lang siya, email. Ha? Maximum na 5 emails, messages, o 5 questions. Ayan. Per month. Okay? 5 questions per month. Ang babayaran mo lang sa akin, boss, is 1,500 plus 12% BAT. Ako na po personally yung consultant nyo. Through email tayo, bibigyan ko kayo ng email address na exclusive lang sa inyo. At yung email address na exclusive lang, doon nyo padadala yung questions nyo. Next example, lessor uli. Panginoon ko, ang daming problema sa lessor. Okay. Sir, ano nangyari? Aba, sabi nung lessor, oh, magbenta tayo. Gumawa ngayon si lawyer. Gumawa si lawyer ng capital gains tax return. Ayun. Gumawa din si lawyer ng DST return. So, sabi ng lawyer, bayaran na natin. Eh, magkano yung bentahan? Sabi na natin uli, 14,500 uli. Pangalawang ano to eh. Nag-consult uli sa akin yung tax itang yung lessor, sabi sa akin, kailangan ko bang bayaran yung capital gains tax? Kailangan ko bang bayaran yung DST? Sabi ko, sino ba nag-utos sa'yo? Yung lawyer ko. Eh, masyadong malaki, Mr. Maestro eh. Ang kinita lang namin dyan eh. Ang bili na, yung property, 14 million. Eh, bili namin yung property, 13 eh. So, kumita lang kami, Mr. Maestro, ng 1.5 million. Ang laki ng tax. Kakaiba sa ibang bansa. Well, ganito ngayon yan, sir. Tanong ko sa kanya, yung property mo ba, ginagamit mo sa negosyo, pinarerentahan mo, o ginagamit ng pamilya mo? Sabi niya, pinarerentahan eh. Gano'n katagal yung huling renta? O, sinabi niya sa akin, gano'n katagal? Sabi ko sa kanya, pag binayaran mo yung capital gains tax at saka yung DST, binigyan mo ka ako yung BIR ng ebidensya na nag-tax evade ka. Ha? Oo. Kasi, hindi 6% subject, hindi subject sa capital gains tax yung benta mo kasi lessor ka eh. Subject yan sa 12%. So, 6 lang binayaran mo, requirement ng batas 12, edi may under declaration ka ng 50%. Tax evasion yan. Violation yan ng section 247. Ha? Section 247. Ganyan ka-importante ang get second opinion. Ako lang po meron yan sa Pilipinas, ha? Ako nagsisimula. O ngayon, sabi nung lawyer, hindi! Pwede yan! Kausapin mo si buyer, i-reduce natin yung amount. So, dalawa yung gagamitin nating contract. Wow, antindi. Yung isa, lower ang amount. Yung isa, exacto yung amount. Itong lower in amount, pang BIR. Ito, kopya natin. File copy. Patay kang bata ka, sir. Bossing, anong klase ka namang lawyer?
Hindi ka lawyer eh, liar. 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 'Di ba? Liar, liar. Salbahi ka ha, babae ka pang lawyer ka. So, sabi ko doon sa ano, huwag mong sundin yung lawyer mo. Kasi nangangailangan niya ng hanap buhay eh. Ikaw yung ginagawang gatasan. Bakit? Eh pag nagkaroon ka ng problema sa kanyang recommendation, eh di kukunin mo uli siya. Dapat ang lawyer hindi nagbibigay ng problema at hindi rin nagbibigay ng solusyon. Dapat wala siyang binibigay. Dapat wala siya sa buhay mo. Kasi pag may lawyer ka, may problem ka eh. Diba? So, get second opinion. Okay? Sabi ko nga sa inyo, second opinion ko para dun sa exist sa 50. Ha? Starting today, June 7, nag-a-accept na po ako. 1,500 lang po plus 12%. But, meron po kayong 5 questions sa buong isang taon. Plus, bibigyan ko kayo nito free. Okay? Ngayon, sabi ko sa kanya, huwag mo sundin yung lawyer mo. Ipapahama ka niyan. At huwag ka nang mag-file ng capital gains tax return kasi mali yan. Bibigyan mo lang ng ebidensya ang BIR na nagta-tax evasion ka. Sir, ano gagawin mo? Wala tayong magagawa. Subject ka sa BAT, bayaran mo. Pero wala kang sakit ng ulo. So, bubuurin ko lang. In summary, in conclusion, get second opinion. Ano ang maibibigay sa inyong benefit ng second opinion? Dalawa ho. Number one, ma-avoid natin ang public humiliation. Kasi pag nakita ka ng BIR na mali ang ginawa mo, ita-tax evasion ka na kagad eh. Nasa priority nila yan eh. Oh. Ayan oh. Nasa priority program nila yung tax evasion number 5. Second, maiwasan yung makulong ka at saka magkaroon ka ng sleepless nights, mental anguish, unbearable stress. Walang kapantay po ang ibinibigay ng second opinion. Kasi po, ang ultimate goal ng second opinion na ibinibigay po ng inyong lingkod, Emelino T. Maestro, ako lang po meron yan, ay peace of mind. Yan po ang ultimate purpose ko sa get second opinion. Kunin nyo na po ako, mag-usap po tayo, at available po tayo. I-just email me within 24 hours, may sagot po yung in-email nyo sa akin ng magandang at tamang recommendation. Tigilan na po natin ang pakikipag-deal natin sa mga corrupt BIR officials, incompetent lawyers, incompetent CPAs, corrupt CPAs, corrupt lawyers, at mga incompetent bookkeepers. Para sa mga accountants, bookkeepers, at consultants, iniimbitahan ko po kayo. Gamitin po ninyo yung kaalaman ko. Willing po ako na maging mentor po ninyo. Okay? Huwag niyo pong kalimutan yung susunod na video na nakakabit dito. Marami pong salamat. After tax evader. Tong 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 tong. Ayan, tumatakbo na. Yes. Pwede ho kayong kasuhan ng tax evasion. Limited ho yung knowledge ng mga taxpayer at yung mga BIR officials, limited din eh. Kasi hindi nila ini-impose yung batas. Ano yung batas? Ginawa ko itong libro itong matagal na eh. RMO 1995 pa yung batas. Ito yung batas, papakita ko sa inyo. So nakita nyo ba yung 20 books and records? 20.1, keeping two sets of books or no books. Kapag ikaw ho ay walang libro, kasama na po yung libro na pinarehistro mo sa BIR, pero wala pong laman, considered po yan na prima facie
evidence of tax fraud. Tax fraud, yes. Gusto ko lang liwanagin sa inyo yung nilabas ng DIR, priority program. Nakikita nyo ba dyan yung rate o run after tax evader? O, number 5 priority po ng DIR yan. So, nire-require ho na every week may kasuhan ho ng tax evasion. At ayoko kayong masama doon. So, ano objective mo, Mr. Maestro? Ang objective ko is number 1, i-remove kayo from jail. Remove you from jail. Number 2, reduce BIR penalty or penalties taxes. Ikukwento ko later on yung BIR attack program. Pero ito muna tayo. Kasi related to sa walang lamang books of accounts. Hindi ka ba nagtataka sa mga CPAs mo? Diyan sa accountant mo. 20 taon mo nang kasama sa negosyo. Bayad ka ng bayad ng salaries. Bayad ka ng bayad ng professional fee. Pero walang laman yung libro mo. Nakakalungkot. Ako, tanggalin ko yan, sipain ko yan, binabayaran ko, walang mangyayari. Now, ano epekto na walang laman ng libro? Sabi ho sa batas under section 247, i-impose ho yung surcharge na 50,000. Ano ibig sabihin yun, sir? Pag na-issue ka ng BIR ng letter of authority at meron kang deficiency tax, for example, ay 1 million. So, idadagdag ho yung surcharge na 50% niyan. So, plus 500,000 yan. So, lalabas, ang babayaran mo is 1.5 million. Mabigat yon, sir. Next, kapag walang laman ang libro mo, section 203 at section 222 yung i-apply sa'yo. Ibig sabihin, yung 3 years prescription period ng BIR, yung right nila to assess, ma-extend ng 10 years. Imaginin mo yung harassment, harm na nakaamba sa'yo. 10 taon mo yan pagdudusahan. Yung CPA po ninyo under RMO 7-2015, pati na po yung internal accountants o bookkeeper nyo, pwedeng-pwede na pong kasuhan ng BIR as tax evader. Ito po yung nakasulat sa rule ng BIR. Ayan, nakita na ho natin. Okay, section 257, ayan po. Ang sabi dyan, ito, itong portion na to, kapag walang laman yung libro mo, hindi ho pwedeng i-compromise. At yung CPA ho na nag-certify ng financial statement nyo, paano siya nag-audit kung walang laman ng libro? So, pwede na ho siyang kasuhan ng tax evasion, ng fraud. Nako, ang dami niyan. May nasa Makati, may nasa BGC, nasa buong Pilipinas yung mga CPAs ha. Naiinis ako eh, kasi CPA din ako eh. Walang laman ng libro. So, ito po yung mangyayari, yung tatlong. Imposan ka ng 50%, imposan ka ng ma-extend yung harassment at yung harm ng 10 years, yung CPA, accountant nyo, internal, pwede hong kasuhan ng fraud. Ang solusyon ko ay very simple. Bumili lang ho kayo ng libro ko, 1,675 pages. Para sa mga kumpanya, single proprietor man o korporasyon o kahit kooperatiba, meron po akong gaganaping mga seminars. Okay? Tungkol ho sa tax bookkeeping, paano gumawa ng tamang entry? Ha? Meron ho kayo, pag bumili kayo sa akin, meron kayong 12 consecutive months from the month of purchase. Pre-email consultation, paano gumawa ng entries. Pero kailangan bumili kayo nito. Pag wala kayong binili, hindi kayo pwede mag-consult. And
May mga pre-seminars po akong gaganapin ganito. Pag bumili ho kayo nito, starting today, June 7, bumili kayo starting today, libre ho kayo sa mga gaganapin kong seminars, kahit nasan po ako. Of course, yung pong gasto sa upuan nyo at pagkain nyo, re-reimburse ko yan sa inyo, ha? Ha? Ibibigay nyo yan as donation sa akin. Halimbawa, 500, 1,000. Magdo-donate kayo 1,000 para lang sa pagkain nyo. Okay? At, wag muna kayo alis. Naghahanap po ako ng dealers and partners sa mga provinces na magbebenta po nito. Of course, pag nagbenta ho kayo nito, meron ho kayong rebates. O hindi na rebates, kasi ibebenta ko sa inyo ito as a discounted price. Tapos ibebenta nyo ho ito sa iba. Yung pinagbentahan nyo, magkakaroon ho ng free email consultation sa akin. Okay? 12 consecutive months. Mag-avail na po kayo kasi para hindi ho tayo magkaroon ng problem, magkaroon ho kayo ng protection against 50% surcharge, extension ng BIR sa pag-audit, harassment, harm, unbearable stress, sleepless nights, hanggang 10 years. Yung CPA ninyo at accountant ninyo, masave natin from fraud. Yun po yung magagawa natin. Idagdag pa natin yung dalawa. Kayo, ha, ma-remove natin from tax evasion jail term. And second, ma-reduce natin ang BIR penalties and BIR deficiency taxes. Oh, hanggang sa muli, ah, panoorin niyo yung susunod kong video. At yung sa mga accountants, bookkeepers, consultants na gustong magnegosyo ng katulad ko, i-download nyo lang ho yung apps ko. Okay? Yung apps ko, Tax Mapping, Google Play Store. Ayan. At yung nga gustong mag-tawag nito, kumuha ng consultant, mag-download din ho kayo ng Tax Mapping apps para ho sa mga clients. Okay? So, maraming salamat. Ito po topic natin, protection tax mapping. Okay. Habitual na po. Okay. At hindi ho natin pwedeng pigilan na mag-tax map ang BIR. Allowed ho ang BIR na mag-tax mapping sa inyo 3 times a year. Ayan ho. 3 times a year. So, ano nangyayari pag nagta-tax map ang BIR? Alam po ba ninyo na nagsasarado ng kanilang sales outlet o mga negosyo yung mga taong na tina-tax map? At ito ho masakit. Sa BIR Priority Program ng 2018, ha? BIR Priority Program 2018. Ang priority po, ito malungkot, small taxpayer. Small taxpayer ho ang priority. Sino small taxpayer? Tayo. Okay? So para maiwasan ho natin, ha? Kasi iwasan na natin yung mga tarantado at mga corrupt na BIR official. Ang hinihinging lagay ho sa tax mapping is 5 to 10,000 per visit. Okay? Hindi lang yan. Hawa ka sa leg. So, para maiwasan yan, ino-offer ko po sa inyo ang serbisyo ng grupo ko, Emelino T. Maestro. Poproteksyonan ko ho kayo sa tax mapping ng BIR. Wala ho kayong babayad sa akin for the next 12 consecutive months from the month of purchase. Wala ho kayong gagawin, mga kasama. Bibili nyo lang po yung libro. At may pupunta hong tao sa inyo, of course, yung expenses, air, sea, land, fares, lodging, meals, and other related expenses para ho maitama kayo. Forever na hindi na kayo matax map, of course, sa inyo yun. So, this video will amend all my previously issued video
having the same subject matter. Okay? Bibili lang ho kayo nito. Libro. At open ho ako sa dealers. Ha? Sino man ang gustong maging dealer ko, lalong-lalo na sa mga probinsya, kulang na kulang po ang mga consultant, mga competent, caring tax specialista. Ha? Competent and caring tax specialista dyan po sa probinsya. So, ito po yung libro. Bibili nyo po sa akin. At pag binili nyo po sa akin, definitely, may coding ho ito. Protektado ko ho kayo sa tax mapping. Only buy the book 12 consecutive months from the time of purchase. Eh sir, pag lumagpas na yung 12 consecutive months, maliit na lang po yung ibabayad nyo sa amin. Okay? Iniisip ko nga, okay lang ba sa inyo 500 a month protection nyo sa tax mapping operations ng BIR? Ina-assure ko sa inyo, yung tax mapping penalty, doon lang naman kayo natatakot, di ba? Sa laki, hindi naman kayo pwedeng ipasara ng tax mapping, ilagay nyo sa utak nyo. Hindi kayo pwedeng ipasara ng tax mapping. Kayo lang po, voluntarily, ang nagsasara ng tax mapping. Pag, andyan na, BIR, sarado natin. Ayun, ganun na nangyayari. Andyan na, BIR, sarado natin. Ah, takot na takot kayo. So, tatanggalin natin unang-una sa inyo yung fear ninyo sa tax mapping. Which is wala namang kakwenta-kwenta at walang pinanggagalingan. Ang BIR lang naman ay nag-i-impose ng batas. So, tuturungan ko kayo para hindi kayo matakot. Okay? Turungan ko kayo paano hindi matakot at paano labanan yung fear na nasa inyo. At yung BIR penalty. Okay? Yung BIR penalty para dyan sa tax mapping, i-zero natin. Zero. I-zero natin. Okay? So, wala kayong gagawin uli. Bibili lang ho kayo ng libro ko. At open po ako sa mga partners. Para tayong Grab partners o Grab driver ko kayo. Kayo yung driver. Kayo yung nagdadala ng pasahero. Kayo yung kumikita ng komisyon dito. Okay? Kontakin nyo ako ngayon na para mag-usap tayo. Okay? O, huwag niyo kong kakalimutan yung susunod na video rito. May pagkakataon ka na. As for these packages. Okay? Ganito kasi yan eh. Kapag bumili ka sa akin ng libro or na-i-train kita, ibebenta kita. Dito kita ibebenta sa tax mapping apps. Nakikita ba ninyo? Yung mga kulay blue na nakita nyo dyan, mga tao yon, mga right now, mga accredited sila, pero pipiliin ko pa sila eh. Ayan, sa buong, ano yan, buong Metro Manila and nearby provinces. So, pag pinindot mo ito, lalabas yung service. Ayan, VAT, income, at saka withholding tax. Bookkeeping yan. Pag ito naman kulay green, letter of authority, SDT, BMB, benchmarking, tax mapping, offline candado, LN, letter notice. Ito naman, dilaw, tungkol sa assessment. And of course, yung kulay pula ay tungkol po sa collection na ng buwis. So dito, para tayong mga Grab, ha, na immediately, pag may problema yung mga taxpayer, ito po yung apps na kukunin nila. Makikita ngayon nila dito, ayan, yung mga available tax specialista na pwede nilang kausapin. Siyempre, babayaran po nila kayo. Ganun po ang mangyayari. So, ano sir yung tax specialista? Ayan, tax specialista. Walo ho yan, pero pito lang ho yung sinulat ko. Yung pangwalo ay yung tax bookkeeping specialista. Siguro later on, magbibigay ako ng lecture about tax bookkeeping at saka ano pagkakaiba nito sa financial bookkeeping and managerial bookkeeping. Paliwanag ko lang ito. Yung una is BIR tax mapping. Pag na-i-train kita, may libro ho kasi ko dyan. Okay? Ayan. Bibigyan kita nito. Hindi naman pala bibigyan. Bibilin mo to.
Pwede kong pautang sa'yo. Depende. So, dito, sa tax mapping, kasama rito yung libro para sa BIR Lifestyle Check. At saka yung BIR Open Cases Specialista. So, isang libro, tatlong specialization kagad ang makukuha nyo. BIR Tax Mapping, BIR Open Cases, at BIR Lifestyle Checking. Yan. Pagkatapos kayong bumili ng librong ito, sinabi ko nga kanina, ilalagay ko kayo rito sa aking apps. Tax Mapping apps na sa Google Play Store. Next, offline kandado. Tuturuan ko kayo ng offline kandado, bibili rin kayo ng librong ganito. Okay? May packages tayo para sa OFW, non-CPA, non-lawyers, dun po sa mga bookkeepers na gustong pataasin yung kanilang kita, sa mga accountants na gustong pataasin ng kita nila, sa mga CPAs na gustong pataasin ng kita nila, at sa mga employed accountants, bookkeepers, consultant, financial analyst, financial planner, financial advisor na gustong pataasin ng kita nila, ini-invite ko kayo na maging tax specialista. So, sa offline kandado na libro, kasama na po dito yung BIR inventory taking at saka BIR benchmarking. So, tatlo uli yung inyong specialista na pwede kayong kumita. And of course, meron po tayong pang tax specialista, pang BIR letter of authority. Exclusive lang po siya kasi medyo profitable po itong ganitong klaseng negosyo. And meron tayong BIR subpoena. Napapansin nyo may mga librong pinaplas dyan. Bibilin po nyo yan para kayong maging membro ng tax specialista. At pagkatapos po, ilalagay ko kayo doon sa tax specialista o tax mapping apps para malaman po ng tao na kayo po ay nag-o-offer. So, meron po tayong mga special packages. Very special sa akin ng mga OFW. O kayo mga OFW, i-present nyo lang na kayo ay talagang OFW. Turuan ko ho kayo na maging tax specialista at immediately maibenta nyo yung sarili ninyo sa mas maraming taong nangangailangan. Labanan na po natin ang BIA graft and corruption. Labanan po natin yung mga harassment, oppression, harm, at saka pananakit nila sa salita, pagtotorture ng utak. Maging tax specialista po kayo. So, marami hong salamat at magkita-kita ho tayo sa mga susunod kong seminars. O sa mga taxpayer, ha, kung meron kayong Bible, dahil unknown yung pupuntahan nyo, yung taxation din po is unknown. Kailangan po ninyo ito. Salamat po.